Hi, welcome to Virtual Scavenger Hunt. So ang game nito is Prove Me Wrong Challenge. So this game worth 100,000 pesos and 24 hours lang yung game. So isa lang ang winner nito. Kung sino makapag-provide ng details about sa agency na sinasabi ni Rasmar, right away, mananalo kayo ng 100,000 pesos. And kung siya ang magpo-post nito ng mga details na to na sa next video na to, kung sino unang mag-mention sa akin, siya yung mananalo. So, ganun lang kadali. And happy hunting! Hello! Para po sa nag-comment po kanina, sa nagtatanong po kung meron po ba akong sahod dito sa TikTok, ang sagot po ay meron. Yan, syempre meron po. Thank you po sa agency na kumuha po sa akin para po dito sa TikTok. Para din sa nagtatanong kung magkano ang sahod ni Rosmar sa TikTok. Okay. Yan, sige. Sasabihin ko na po sa inyo, guys. Ang sahod po natin dito sa TikTok, may views man or wala, may followers man o wala, is 30,000. So, thank you so much po lahat sa love and support dito sa TikTok. Kaya po, tuloy-tuloy lang po ang giveaways natin. Kasi, kumbaga, extra money ko na lang naman po yung makukuha ko dito at ipantutulong ko na lang po yung sa mga supporters ko. So, thank you so much po ulit. Love po kayo ni Rosemar. Hello, Jacqueline. So, para sa tanong mo kung paano ako sumasahod sa TikTok, hindi po siya basta-basta na kapag marami kang followers or marami kang likers na nag-heart-heart ng mga TikTok videos mo, sasahod ka na agad. Hindi po ganun. So, paano nga? Paano nga sumasahod si Rosemar sa TikTok? Yun. So, ganito po yan. Nag-audition po ako. Yan. Meron po tayong agency. Nag-audition po ako doon. May talent portion or what. Ganyan. Tapos pipili ka kung ano ang category mo sa TikTok. So, ang pinili ko pong category ko sa TikTok is charity. Yan. Charity po, saka po comedy. Saka dance. Yan. So, yun po. So, kung gusto niyo pong malaman, stay tuned lang po kayo sa next video ko. Don't forget to heart this post. Follow nyo rin po ako for more updates and thank you so much sa mga nagsusupport. So, dahil may sahod tayo, marami pa tayong giveaways, okay? Hello, Miss Gladil Salumbro. So, sinasabi po ng ibang influencer ng TikTok na wala silang sahod. Siguro para po hindi masamang tingnan. Pero ako kasi is transparent po ako sa mga followers ko. So, sinasabi ko po ang totoo. Yes, tulad nga po ng sabi ko, yung ibang TikTokeries, imposible po na hindi po nila alam yung agency po na yun. Kasi nung nag-audition po ko doon, marami po kami nun. Marami po kami sabay-sabay pong pumila at nag-audition. Hello po, para po sa qualification, para po sumahod kayo sa TikTok, kailangan po, nung pumunta po ako doon, mag-set po kayo ng appointment, plus meron pong talent portion. So yun po yung nakakahiyang part at kailangan marami po kayong followers. Another living proof yan si Kods na may sahod talaga dito sa TikTok. If ever man na hindi kayo sumasahod directly from TikTok, meron po tayong mga agencies na kumukuha sa mga TikTokeries. Charot. Sa mga TikTokeries. Nung kinuha po ako before is hindi pa naman ako ganong pala TikTok. Dati before, nag-base lang sila sa mga follower ko po sa Instagram, Facebook, tapos ang nag-audition pa ako na nakakahiya kasi ang dami nanonood. Tapos ang sinayaw ko yung, Kiki, do you love me? Charanan. Diyos ko po. Yun. So medyo talagang epic fail. Tapos ang taba-taba ko pa nun. Pero thank you so much po kasi sumasahod po tayo sa TikTok. Yun. So thank you so much po ulit. So sa mga nagsasabi na walang sahod sa TikTok, hindi porket wala po kayong sahod, wala na pong sahod. So yun nga po, ako, sumasahod ako sa TikTok via agency. Para clear yon. So, kung marami na nagtatanong, comment lang kayo below. Sabi niya, proof, wag puro dada girl. Tapos, pag pinakita ko naman yung 30,000 na nakukuha ko monthly dito sa TikTok, is mayabang naman ako. Hindi ko na alam. Ano ba gagawin ko? Ipakita ko yung 30,000? Ganun-ganun ko. Hindi ko alam. Tapos, ibabash na naman ako. Ang masasabi ko lang, kung wala kayong sahod, wag niyo pong lahatin. Dapat maging masaya kayo kung ano yung achievements ng ibang tao. Dapat maging masaya kayo kung ano yung natatamo ng kapwa nyo, hindi yung hinihila nyo pababa.
hindi yung ginajudge nyo porket wala kayo, sasabihin nyo sinungaling na yung tao. Yun. Yun lang po. So, ulitin ko po, may sahod sa TikTok. Pero, yun sa iba man, directly sa TikTok. Pero ako po, agency-based. Okay? Sabi ni Mr. Hansky, sa US lang daw applicable yun. So, nakita niyo naman is dollar. Ibig sabihin sa US talaga yung screenshot na yun na proof na sahod sa TikTok. So, meaning, meron talagang sahod. Pero, siguro, di ko alam. Dito kasi sa Pinas, may sahod sa TikTok. Pero, via agency pa ulit. Ulit na ako, agency, ganyan. So, hindi nila matanggap nung iba na nagko-comment. Kasi... Hello guys! So, it's me again, Rosmar. Para po sa mga hindi naniniwala na meron pong sahod dito sa TikTok, si Rosmar, papakita ko po sa inyo. Let's count it! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30,000 monthly. So, yun. Hindi ko po sinasabi na sa TikTok ko po mismo to nakukuha, pero agency po siya na parang di ko alam, nakatie up sa TikTok. So, hindi po mahalaga kung marami kang follower or wala kang follower. Wala pong problema dyan. Kasi nung nag-audition po ako doon, tapos sinayo ko pa yung, Kiki, do you love me? Ganyan. Tapos ang dami pa pong nanonood na parang mga panelist, ganyan. At kasama ko pa po dyan yung best friend ko. Yan, so tanongin nyo na lang siya kung hindi totoo. So kung ayaw nyo pong maniwala, wala pong problema. So TikTok lang. Pag-ingit, pikit. Yan, medyo na-allergy yung mata ko ngayon. Pero yun, sasagutin ko yan. Hindi daw verified yung TikTok ko, pero ang lakas makasabi na sumasahod. Actually, guys, paulit-ulit na akong sinasabi. Kung naiintindihan nyo, hindi naman mismo ang TikTok ni nagpapasahod sa akin, kundi agency na kumuha sa akin. Nung nag-audition ako doon, sa totoo lang, hindi nila dapat bagong gawain TikTok mo. O pinagawa ng bagong TikTok, plus ang pinakang parang target nila is kung ilan yung follower mo sa Facebook, Instagram, sa YouTube, ganyan. So, nung time na yun is maraming follower ako sa Facebook. Yun yung parang pinag-focusan nila. Hindi kailangan na marami kang follower sa TikTok na. So, gagawa ka nga kasi ng bago, diba? Hindi ko naman sinabi na dito ko mismo nakukuha sa TikTok, eh, diba? Paulit-ulit agency nga po. So, dapat maging masaya na ka na lang kayo sa nakukuha ng mga or natatanggap ng mga tao sa paligid nyo. Hindi yung hinihilan nyo pababa na porket wala kayo, eh, dapat wala rin sila. Bad yun. Okay, so about naman po dyan sa agency ni Rosmar, hindi ko po alam kung anong agency yon kasi hindi naman ako natuloy nung time na inaya niya kung hindi ako pumunta. Hi everyone! Since madami nagko-comment sa mga post ko about dun sa sahod nga daw dito sa TikTok, ito po yung conversation namin ni Rosmar way back 2018. Ayan, so ito po yung conversation namin ni Rosmar, andyan yung date. 2018 and yung location kung saan kami mag-meet. Ito naman yung conversation namin nung isa namang talent manager. Hindi ko na tinanggal yung picture niya. For sure, yung mga model dyan, kilala to yung profile na yan. Pero kasi hindi ako nakapunta that time kasi nasa Malaysia ako. So ayan. Gusto ko lang i-clear guys na yung sinasabi ko po na may sahod, way back 2018 pa yon. But now, I don't think na nagpapasahod pa si TikTok kasi sikat naman na siya. Dati kasi kaka-launch lang niya ng 2018. So, kailangan nila ng mga influencers that time. So, ayun. So, regarding dun sa video na ginawa nyo, ikaw po mismo, kilala nyo po kung sino kayo, na sinasabi nyo na walang basis yung post ko na may sahod ako sa TikTok. Ang masasabi ko lang po, meron akong sahod. Kahit balibaliktarin mo man ang mundo, ibitin mo man ako pati warik, meron po akong sahod. Paulit-ulit ko sinasabi na sa agency. Pinost ko pa yung screenshot, diba, nung meron akong kinukuha ako na mag-audition ako dun. Kung ano yung date, kung saan yung address, diba, pinost ko na dito sa TikTok.
di ko na po siguro kasalanan kung hindi nyo nakita yun. So, ang dami kong video dito. Scroll nyo na lang lahat. Panoorin nyo na lang hanggang makita nyo yung proof, yung screenshot. Kay Mean Ong Reyes, pinost din niya yun. Yung conversation na inaaya ko siya mag-audition way back parang 3 years ago ata o 2 years ago. So, hindi ko na rason kung wala po kayong sahod, kung yung ibang sikat dito, yung verified dito is walang sahod. Hindi ko na po kasalanan yun. Dahil hindi naman po kasi TikTok po yung nagpapasahod sa akin, inuulit-ulit ko na po agency po. So, sana clear na yun, sana na-gets na. Hindi daw ka panimpaniwala. Ayan, scroll nyo yung TikTok ko, makikita nyo, meron na dyan mga proof. Di pahiya ka po ngayon. Char. Hindi, ibig sabihin na wala kayo is wala na yung ibang tao. Huwag nyo ikumpara yung sarili nyo sa ibang tao. Hindi porket hindi nyo kaya, hindi na kaya ng ibang tao. Okay? O ano, kainin mo ngayon yung sinabi mo. Sarap.